My warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ito na sa linya ng ating komunikasyon, ating makakausap si Cagayan de Oro City, Mayor Oscar Moreno. Maayong hapon, Mayor Oscar Moreno. Magandang hapon po, Karek. Magandang hapon po sa inyo at lahat. Apo, at daghan salamat po, Mayor. At sa ngayon po, Mayor Moreno, ano po yung kalagayan dyan ho sa CDO? Kumbaga, kaugnay pa rin ho nitong bagyo. At ano na hong sitwasyon ho, Mayor? Lumalakas ang ulan, Rex, no? Mm-hmm. And we are now under typhoon signal number 2. Apa? And in fact, andito ako ngayon sa City Hall mismo, overlooking Cagayan River, no? And inobserve natin ang tapo ng ating Cagayan River, bumibilis na ang current. Apa? Ito, ang tubig dito ay galing na sa Bukidnon. Uh-huh. At kanina lang before 12, still pa rin ang ating Cagayan River. Apa? Walang, although umakyat ang level, pero walang current. No? Mahina ang current kanina. Pero ngayon, medyo malakas-lakas na. Nakikita mo yung mga kahoy na putol na dinadala ng alon, no? Kalakat ng current because of the flood, because of the rainfall na pagbagsak from Bukidnon. So, ano yan, Rex, eh, na normally, pag malakas ulan doon sa may Talaka, doon sa area na yon, mga 3 to 4 hours ang travel time ng tubig from there to Cagayan de Oro. Apa, Mayor, Mayor, sa pagtaya niyo, bali, ano, halos ilang barangay ho'y pinaka-apektado nitong pagbaha na to? Ay, ang Cagayan River, hindi naman lahat, no? Siguro less than mga 20 barangays. Pero mga malalaking barangays ito, from Bonbon, Kauswagan, Carmen, Bulwa, Balulang sa Weste, and then sa Este, galing Makabalan, Puntod, Consolacion, etc. No? Mga numbered barangays, all the way papuntang Makasandik. So, mahigit 20 ito. And pero hindi lang ito ang ating binabantayan. Pero sila yung mga anim dito na rivers between Bugol, the easternmost barangay of the city, and Cagayan River, no? May mga anim dito na mga rivers din o yan. Apa? Just like Cagayan River, ang tubig ay galing din sa Bukidnon, no? Ibang parte naman ng Bukidnon. So, inoobserbahan natin ang sitwasyon sa Bukidnon. Malakas din ang ulan po doon, and we've been following that. Kaya ngayon, at about this time, we will be ordering already forced evacuation because sa mga areas na affected ng ating mga rivers, no? Mag-order na tayo ng forced evacuation. Anong tulong na ho na ipamahagi ho, Mayor, yung tanggapan dun ho sa mga kababayan ho natin na lubos ho na apekto nitong bagyong Odette? Well, of course, yung mga ano natin, relief goods, sa ating mga evacuations, marami rin naka-evacuate na.
Park? Marami na, no? Siguro kanina yung report na binitakin that was about 12:30, 1 o'clock, mga mahigit 200 na pamilya, no? Saka itakoy sa buong resort, no? In various barangays. Apa? Salamat naman sa mga barangay official natin dahil tutulungan lang ng tutulungan naman lahat. Apa? At sapat pa ho ba, Mayor, ang calamity ng city government ng Cagayan de Oro? No, medyo mahirap sagutin yan, pero laban lang tayo, Rick. Apa? Laban lang tayo. Eh kumbaga may mga ilan ho bang nagpaabot rin ho ng tulong sa inyong kababayan, kumbaga para naman ho makapagbigay din ng ayuda? Yeah, I'm sure ang ating national government through the DSWD is monitoring the situation. In fact, meron naman tayong incident management team, no? Mm-hmm. Kasama natin ang ating mga national agencies, sama sa lahat yan, PNP, kahit ang Port ID sa National Defense, no? Apa. Lahat yan, Bureau of Fire, lahat ng mga ensya sa gobyerno nasyonal are with us. Apa. At Mayor, baka meron ho kayong mensahe at kausapin ho natin ating kababayan dyan ho sa Cagayan de Oro, Mayor. Yeah, Rex, salamat. Ano tayo, of course, we're closely monitoring the situation and lahat ng mga intervention ginagawa natin in collaboration with the national government and with the community. Although we are also concerned sa ibang parte ng Mindanao dahil sinusundan din natin ang development in particularly in the northern part of Mindanao, no? Worried din tayo sa ating mga kababayan elsewhere at saka sa Kabisayaan. So, dasal lang tayo and of course, salamat, maraming salamat, Rex. Apa, salamat po, Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City. Mayor, ingat po. Thank you, ingat din, thank you. Yan ang dinig mga kaibigan ni Mayor Oscar Moreno ng Cagayan de Oro City. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com. Apply na. Keep it fun. Game responsibly. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target on Air.